guys, welcome back to my channel. So today's video guys ay magbibigay tayo ng product review dun sa C-Lium Fibre Dalandan. Kung matatandaan nyo guys, nag-try tayo ng pineapple flavor, nag-try din tayo ng mango flavor, and of course, ito nga, yung itatry naman natin or gagawa natin ng review is of course, yung C-Lium Fibre Dalandan. So I used this for 5 days. Gusto ko lang sana i-share sa inyo yung first day ng paggamit ko nitong or pag-inom ko nitong flavor na to guys. So, check this video first and I'll come back. What is up guys? Welcome back to my channel. So today's video guys is our first day of trying the C-Lium Fibre Dalandan. So, meron na tayong review for the pineapple and the mango C-Lium Fibre flavor drink. So now, it's our first day. So naisip ko, gagawin ko namang bago yung process ng pag-review natin. So today guys, check natin yung blood sugar natin. And then we'll take our insulin. And then have our breakfast. My breakfast today is a bread and 2 eggs. So yung bread natin guys, mukha lang siyang marami. Since ang strategy ko, kinahati ko siya para mukha siyang madami. So it's just, you know, how to trick your mind kung paano mo siya i-handle. So I have 2 eggs, it's sunny side up, and bread. So isang piraso lang to guys, hinati ko lang siya sa dalawa. And then ipapakita ko sa inyo kung ano yung blood sugar result ko. Tapos ihinumin natin ito after natin kainin yung breakfast. Then after 1 hour, babalik tayo guys. Para naman i-double check kung nag-spike ba ng husto yung blood sugar natin habang kinakain natin yung breakfast and itong C-Lium Fibre Dalandan. Kasi usually guys, pag umiinom ako ng something na may mataas yung sugar level niya, ganyan, sobrang nag-i-spike talaga yung blood sugar ko. So yung 1 hour mark, expected natin at least hindi siya aakyat ng mga 200. Ganun kasi yung usual ko. So, proceed na tayo. Check muna natin yung blood sugar ko. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung result niya. So, nakahanda na yung pan-check natin dito. Naka-apron pa ako, guys, kasi brunch na tong gagawin ko, actually. So, ayun. Kuha tayo ng cotton. Tapos, alcohol. Hindi ko na ipapakita sa inyo guys kung paano ko i-check ha. Ipapakita ko na lang yung result niya. So, napakita ko na yun. Kung hindi nyo pa napapanood or kung hindi pa kayo marunong gumamit ng glucose or glucometer kung mag-check ng sugar ninyo, check nyo yung cards natin sa taas guys. Doon pinakita ko kung paano mag-check ng blood sugar. Sige, pwede na talaga dito sa... yun. Tapos, pinakita ko din doon kung paano yung pag-inject ng insulin. So, kung bago kang diabetic, pwede mo yun i-check. Bakit ba ako parang bumubulong? Ayun. So, morning pa, wala pa ako energy. Check ko na ha. Blood sugar natin today. Oh, 94. Guys, sobrang achievement talaga sa akin tong pagbaba ng blood sugar ko kasi dalawa lang yung actually meron akong moto ngayon bago. Gastos o gutom. So, hindi naman totally gutom na gutom, pero sobrang controlled ko yung kinakain ko. Kung dati, 1 cup ng rice ako, ganyan. So, hindi na, sa gabi, bumalik kasi ako sa pagkakanin. So, pagdating ng gabi, I make sure talaga na at least 1/2 cup of rice lang yung kinakain ko. Tapos, pag breakfast, dun ako nagwa-1 rice, which is, ito nga, katumbas na nung tinapay natin yung 1 cup of rice. So, okay na siya. At least, masustain niya yung carbs na kailangan ko hanggang sa mag-lunch, ganyan. Tapos, nag-i-snack din ako mid-break, mid
morning at saka mid afternoon. So yung ano din, yung merienda ko din, yung something lang na parang makakabusog lang sa'yo ng konti, ganyan. Hindi rin pwede talaga yung sobra-sobra. So since 94 siya, kakain na tayo guys, then babalik tayo after 1 hour para mapakita ko sa inyo kung may changes ba or naka-affect ba yung C-Lium Fibre Dalandan. Sana masarap to sa pagtaas or pagbaba ng blood sugar ko. So, expected na natin, tataas siya, pero dapat hindi siya tataas ng sobrang-sobra. Kasi nga, ito lang yung breakfast natin. Okay? A few moments later. So, hey guys, tapos na tayo mag-breakfast. So, ito naman yung inumin natin, yung C-Lium Fibre. Ito siya. Yan guys. Amoyin muna natin. Amoy ano siya, amoy calamansi. So yun nga, naihala na natin, inalo na natin siya ng 10 seconds, tapos iinumin na natin siya. Bottoms up! Lasa na pala siyang calamansi juice or dalandan. Pero mas bet ko yung mango, guys. Hindi, ewan ko. Mahilig naman din ako sa maasim, pero mas masarap yung mango kumpara dito sa tatlong flavors na to. Pero, mas okay pa rin to kumpara mo dun sa regular na ano na C-Lium, di ba? Tapos parang, or baka konti lang yung water. Pero parang mas nabuo siya. So yun nga yung maganda dito guys, pagka ininom mo siya after, mapopromote din yung pag-inom mo ng additional water kasi required ka to push it with at least a cup of water. And syempre gusto mo simutin yung pulp, so magdadagdag ka ng magdadagdag. And nakakatulong talaga yun kasi para hindi ka mag-constipate, kailangan mo rin ng maraming water. Yun. So, after 1 hour, guys, pabalik tayo para naman sa blood sugar level natin. Okay? See ya! A few moments later. What is up, guys? So, as promised, guys, after 1 hour no ating pagkain ng or pag-inom ng C-Lium Fibre Dalandan, we are going to check now our blood sugar and see kung anong epekto. So, prepare ko lang siya, guys. Alam nyo, guys, yung daliri ko manhid na sa ano eh. Sa pagpuprick. Pero yung chan ko, unfortunately, parang medyo nangitim siya. Nagkaroon siya ng pasa. Siguro na sobrahan din sa pag-pinch ko nung tabanan chan ko. So, wait lang, guys, ha. Hindi ko na pinapakita kung paano ko priniprick kasi napakita ko na to sa inyo dun sa una nga na vlog natin. So yun, kung di mo pa napapanood, as usual, lagi kong nire-remind, panoorin mo na lang. Okay. Ito na. Konti. Hindi masyadong na-prick. O baka manhid na yung daliri ko. Wala na mapipiga. Isa pa. Yun. Dalawa tuloy. Dalawa guys, tingnan nyo. Ay naku. Chan. Tingnan natin kung mag-ilan na. 6. Mataas talaga yung blood sugar ko, guys, ha? Kung di kayo naniniwala, panoorin nyo naman yung vlog ko. Oh! Diba? 97? 94 tayo kanina, guys. So, isipin nyo, parang 3 lang yung itinaas. After 1 hour, kumain pa ako. Although, may help ng insulin. Minsan, guys,
kapag kumakain ako ng merong sugar or mataas sa carbs, talagang nag-i-spike siya. Minsan nagto-200, ganyan. Kung hindi kayo naniniwala na mataas talaga yung blood sugar ko before, like at 2018 kasi nag-start to. Pero like 3 or 4 weeks ago, yung sugar ko guys, umaakyat ng 200 hanggang 300. So, try nyo yung panoorin yung vlog ko about the egg diet. Makikita nyo doon kung gaano kataas yung blood sugar ko. Ngayon, ito na yung proof guys. 97 lang after an hour po. So, I'm happy naman dahil controlled na yung blood sugar ko. Hopefully, I'm gonna be off insulin next week, or next week pala, since yun yung follow-up ko. And also, para makita ninyo, ipapakita ko sa next vlog ko yung cholesterol level ko before and after. So, tamang-tama yung period ng pagtitake ko nitong C-Lium Fibre. Since mataas din yung mga cholesterol ko, guys, makikita natin kung meron talaga siyang naitulong. Kasi 1 week na rin, actually 10 days na. So, yun na lang. Abangan nyo na lang yung susunod na vlog natin about it. A few moments later. So, here's what I thought about this product, guys. As you can see naman, dun sa unang video natin, guys, na pinakita or video clip, walang masyadong effect yung C-Lium Fibre Dalandan sa ating blood sugar level. And of course, pagdating naman sa lasa guys, honestly, I love the mango flavor. This one is just so-so. Hindi ko masyadong nagustuhan yung lasa niya kasi hindi ako mahilig sa dalandan juice. Kung maalala nyo, may mga lumabas na ganung variant ng juice before. And hindi ko masyadong gusto yung lasa niya. Pero guys, the effect of this one as well, the effect of this one is just the same as the pineapple and mango flavor. So I think I can recommend this for a daily intake. Kasi sobrang ganda talaga guys ng digestion ko. So hindi ko siya sure kung kailangan ko pa ba ipakita ulit yung chan ko. Pero, yan guys, naging parang nawala yung bloatedness ko ng tuluyan guys. Kaya naman, marirecommend ko talaga itong C-Lium Fibre Dalandan. And of course, the mango and the pineapple. Depende na lang sa'yo kasi hindi naman lahat ng tao pare-parehas ng bet. Pero ito, hindi ko masyadong bet yung lasa niya. Lasa siyang dalandan juice. Lasa siyang dalandan. But I prefer the first two flavors. So, that is all for today, guys. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share and subscribe. Hit that bell button para ma-notify ka kung may mga bago tayong product reviews. And of course, lastly, guys, I will share the link in the description ng Home Tester Club just in case. Kasi, nagtanong ako sa Watson, nagtanong din ako sa Mercury. They don't have the C-Lium Fibre flavored husk pa. So, I think this is not yet out of the market. So, or hindi ko pa sure kasi lahat ng napuntahan kong supermarket, wala pa siya. So, hindi ko masasabi kung how much is the price and all. Original pa lang daw yung meron sila. So, I think that's all. I'll see you in the next video.